Hi! So, we are now down to our last subject for the day na ibabahagi po ng itulay para sa paggabay sa pagtuturo sa ating pong mga mag-aaral. Iga-guide po natin at ganun din po sa mga magulang para ma-tutor or ma-guide din po pagkatapos ng session na ito para tuloy-tuloy po ang ating pagkatuto at walang maiiwan sa bagong normal. Ayan. So, before we have online tutors na kinakailangan bayaran. So kami po sa EdTech, naisip po natin, why not deliver something, a public service to our learners, to our parents, na pwede natin silang magabayan sa pagsagot ng mga module. Yun nga lang dahil constrained ang ating time, hindi pa namin ito ma-full blast for the entire grade level, but we will do our best na magawa po yun dahil nakakatanggap po kami ng napakaraming requests. Ayan, mula po sa ating mga mag-aaral at sa ating mga learners. So for today, we are going to have Science 6, ang ating pong huling subject sa araw na ito. At gaya ng aking nababanggit po lagi, we are using the pivot module or the Calabarzon module. So for today, we are only going to discuss about the musculoskeletal system but not the integumentary system. Hindi natin aabutin yon dahil gaya ng sinabi ko kanina, may mga paksa na kinakailangan muna talagang i-memorize, especially in science, na talagang importanteng maintindihan muna mga ito dahil ito ay mga bahagi, mga importanteng bahagi ng ating katawan. At nakakatuwa kasi nung nakikita ko po yung lesson na ito, naaalala ko yung kapatid kong physical therapist kasi pag nagme-memory siya, hinahawakan niya lahat ng mga bahagi ng kanyang katawan. At ngayon, hindi ko akalain, ibabahagi ko ito at itututor. Ayan. So, for our grade 6 learners, I hope you are holding now your ball pen, your paper, your notebook, your self-learning module, yung Calabarzon, o ang inyong mga notebooks at akin po kayong gagabayan para matutuhan ang paksang ito. And just like what I did earlier, I will not have any PowerPoint presentation but a detailed explanation. Pwede akong gumamit ng board at naghahanda po ako ng interactive exercises para pwede ko pong i-upload anytime at akin pong aabisuhan ng public by posting it in the EdTech FB page pag na-upload na po yung mga corrected. Kasi meron po tayong mga i-correct pa na mga activities na nakita natin kanina. So, I'll be using either Filipino or in English kasi merong terminologies na kinakailangan talaga natin in English. But as I said, I am not a teacher here but I am a tutor who's trying actually my best to inculcate and deliver the instruction at maintindihan ng bata at maintindihan ng mga magulang paano ituturo ang isang lesson. Okay? So, I want you to hold now your module and we are going to start at page 6 and this focuses on the different organs of the body. We have tackled from the previous grade levels, I know you have studied about the digestive system, the reproductive system, the respiratory system, the endocrine, excretory, lahat ng yan pinag-aralan. Pero ngayon, bibigyan na natin ng focus ang tinatawag natin na parts and function of the musculoskeletal system. I will be mature enough sa bahaging ito dahil babasahin at i-explain ko. Hindi pareho ng atake kung paano ko siya ginawa in the other grade levels. Kasi syempre, I am treating our grade 6 learners to be quite advanced. Sabayan, hawak dapat ang module. Okay? Now, let's begin. The skeletal system is the framework of our body. When we talk about skeletal system, buto. Sa madaling salita, mula ulo hanggang talampakan natin, mayroon niyang buto. Yan ang nagbibigay ng framework. At kapag sinabi nating framework, kaya tayo nakakatayo, kaya may forma ang ating katawan because of our bone. Human beings do have a different length of bones, magkakaibad. Siyempre, may matangkad, may pandak, may maliit, ayan. Ang buto ay magkakaiba sa bawat tao. Pero pare-pareho po ang mga ginito. Kahit iba-ibang tao tayo, mapalalaki o babae, pare-parehong may mga buto. Our bones is composed of bones. It's our skeletal system is composed of bones, bone marrow, joints, cartilages, and ligaments. Lima, tandaan ang limang bahagi mga bata. Our skeletal system is composed of our bones,
our bone marrow, our joints, cartilages, or cartilage, and the ligaments. The bone supports and gives shape to our body. Kapag walang buto, hindi tayo magmumukhang tao. Ayan, sinasabi ko na po yun. At mamaya may halimbawa ako. The bone marrow produces red blood cells. So, ibig sabihin nun, kung ang buto ay nagbibigay sa atin ng structure, yung bone marrow naman natin ay nakakatulong para lumikha ng pulang dugo sa ating katawan. Yung red blood cells. The red blood cells is actually important because yan yung nagsisirculate sa ating katawan. Dala-dala yung oxygen. The joint is a place where two bones meet. So, ibig sabihin, kung ito ang bone natin, ayan o, yung bone na ito, maraming buto yan sa loob at pinagdudugtong yan ang tinatawag natin na joint. Maliwanag? Mismong salita, joint! Pinagdugtong, joints. So, when we talk about these things, ang buto ay hindi lamang buto. Ang buto ay pwedeng makalikha ng dugo gaya ng bone marrow na bahagi po ng skeletal system. Susunod naman ay meron tayong joints na nagdudugtong ng iba't ibang bahagi ng ating mga buto para dugtong-dugtong ang kanyang itsura. Okay? Now, after all of this being said, the cartilage covers the bones with a fluid to make movement easier. Diba binibigay natin ang iba't ibang bahagi? Yung cartilage daw, yan yung bumabalot dun sa buto para magkaroon siya ng, alam niyo yung parang langis, ganun. Ganun ko siya ililink ha, pero hindi ko sinasabing langis yung cartilage. Ibig sabihin nun, siya ang nakakatulong sa ating mga buto para mag-function. Parang sa kotse, para tumakbo ng maayos ang kotse, kinakailangan niya ng langis para maging fluid, maging maayos ang kanyang takbo. That the same goes with our cartilage. Ang cartilage ay nakakatulong para sa ating mga buto na makakilos ng maayos. Ayan, kung hindi dahil sa cartilage, hindi natin masakit yung kasukasuan na yan. Okay? Next is the ligaments. The ligaments are the connective tissues that holds the joints together. So, ibig sabihin, bukod doon sa ating joint, meron yung ligaments na maliliit. Okay? Yung ligaments na yon, siya yung nagko-connect para maging matibay yung joints natin. So, ibig sabihin, paliitin pa natin si joint, may ligament doon. Okay? Tandaan ang limang bahagi ng skeletal system natin, ha? So, the skeletal system has its own framework, pero ang bahagi nito na importante matatandaan natin, meron tayong bone. Ayan, ha? Yung framework lang ng skeletal system natin, ha? May bone tayo. Bukod doon, may bone marrow tayo. Pangatlo, meron tayong joints. Pang-apat, meron tayong cartilage. At pang-lima ay may ligaments. Itong lima na ito ay kabahagi na nakikita natin doon sa ating skeletal system. Okay? Pero hindi necessary na nandun sila mismo. Ha? Ibig sabihin, bahagi po sila noon. Hindi pa sila yung mismong buto na structure natin. Pero ang mga ito ang nakakatulong para mabuo ang ating framework, ang ating mismong katawan. Sa inyong self-learning module, makikita ninyo yung kalansay. Kalansay ng tao na nagpapakita ng kanyang body parts. At isa-isahin natin ang mga ito. Tutor Mark, imememorize. Etong sagot ko, yes, you need to memorize the parts kasi yun ang skill. Kagaya sa grade 5 na meron silang imememorize na reproductive system ng panlalaki at pambabae, kayo naman, buto ang imememorize nyo. Simulan natin sa pinakamadali. Hawak ang inyong self-learning module. The first one, yung pinakatuktok. We have the skull. The skull protects our brain. Nasa loob yung organ na yon. Without the skull, makakapa natin yung utak natin. So, make sure that we always protect our head kasi hindi yan pwede madunggol dahil sabi ko nga, nandyan yung skull. Okay? Our skull has parts. The upper portion, yung pinakanoo, is the cranium. Again, eto, cranium. Kaya nyong hawakan yan. Ayan. Pero wag lalakasan kasi aalog ang utak. Masama yun. So, eto ang cranium.
Now, ang ating mukha ay may buto rin. Our face has a bone. From here down to our mandibular, we have a skull. Parang ganito. Ito po ang skull. Ang skull ay may cranium. Pero may buto rin siya dito sa baba. Okay? Hindi ako nananakot ha. So ito po ang halimbawa po ng ating buto, ang skull. Okay? So cranium yung tuktok. Ito naman yung facial bone. Ang facial bone natin ay kailangang ingatan. Ngunit may mga pagkakataon na pwedeng tubuan ng sakit gaya ng pagkakaroon ng tumor sa buto. Just like myself. So, siguro nakikita nyo di ba na lubog ito? I will show to you my facial bone. Ano ba ang nangyari sa buto ni Sir Mark o ni Tutor Mark? So I'll be sharing my screen. Huwag kayong magugulat ah. Ito po. Can you see now my screen? This is actually my actual x-ray regarding my facial bone nung ako po ay nagkaroon ng mandibular tumor. The mandibular tumor is actually a sickness doon po sa buto. At kinain niya yung buto ko sa panga. Kung meron tayong skull, di ba meron tayong bone sa ilalim, kinain po kasi yun ng bone tumor. But it didn't stop me to teach and inspire other teachers, to inspire our learners. So all of our learners watching there, hindi kabawasan sa isang tao na babawasan ka ng buto. Importanteng kumilos tayo ng tama at magturo ng tama dahil makakapag-inspire tayo ng mas maraming tao anuman ang karamdaman na ating nararanasan. Therefore, our facial bone has the skull. O ito ang skull. Merong cranium at nasa ibaba yung mismong facial bone. Okay? So maliwanag po yun ha. At tandaan, kahit basag ang buto, okay lang yan. Dahil pwede pa naman tayong makakilos. Dahan-dahan nga lang, wala man lang itong buto, pero buo pa rin akong nakakapagsalita. Therefore, even my skull is not that complete down below here, I can still able to move and talk because my other mandibular bone is still attached to my entire skull. Get it? Okay, now let's move on. Look at your self-learning module. Down to our head is actually our neck. Ayan. Yung neck natin, merong buto dyan sa likod. That's what we call as the spine. Pero hindi niya tinuro kung nasaan yung spine. Okay? Pero ako na nagsasabi sa inyo, yung nasa likod na bahagi ng tuktok, ayan, tinuturo ni Sir O, sa likod niyan, nandyan yung spine natin. Importante po yung spine. Dahil siya yung nagdudugtong doon po sa katawan natin para magbigay ng signal. Actually, yung spine natin ay part po yun, ha? Ayan. Pero yung spinal cord po ay bahagi siya ng ating nervous system. Ang tinutukoy po natin ngayon ay yung buto. Okay? Meron pa rin po tayong buto dito na nakakapasa sa likod at dapat ingatan natin yon. Kasi maaari tayong hindi makahinga kapag tinamaan yan. Di ba nakakapanood tayo sa mga action film, pag pinupok dito, bigla na lang hinihimatay. Kaya huwag na huwag katamaan ito. Ingatan yung likod na bahagi na yan ng ating leeg. Okay? Now, we go down to our body. Okay, tapos na tayo sa ulo. Bumaba tayo pababa. Meron tayo ditong tinatawag na collarbone. Yung collarbone, ito yung parang butong nakakapa natin dito. Ayan. Yan mismo, yan ang tinatawag na clavicle or in other terms is a collarbone. Ayan. Hanggang dito yan. Ayan o, oh, ayan. Yan ang mismong collarbone natin na eto. Ayan. Malapad yan. Kailangan ingatan natin ang bawat bahagi ng ating buto. Huwag magbubuhat ng mabibigat dahil pag sobrang bigat, maaaring maapektuhan yan yung inyong clavicle. Maliwanag ba? Okay ang magbuhat, huwag sobrang bigat. Now, we move forward. Sa bahaging dito ng ating buto, syempre hindi ko naman mapapakita yung buong buto sa loob, di ba? Pero i-illustrate ko lang po, dito po sa bahaging ito, makikita natin yung scapula. Okay? Yung scapula, ito yan, no? Ito, from here to here. Ayan. At nakikita niyo yan doon sa inyong
mismong self-learning module. Bandang kilikili. Okay? Now, after that, yung banda dito sa ating dibdib, ayan, pinoprotektahan kasi ng ating ribs yung ating puso at baga sa loob. Pero yung nakakapa natin dito banda sa harap, yan ang tinatawag natin na sternum. Wag na wag nyo yung kakabugin dahil hindi ka makakahinga. Yung iba, di ba, kinakabug yan. Wag na wag kasi nasa loob niyan, nakatago ang ating puso. Di ba nga, yung puso natin, banda sa, nasa almost gitna ng ating katawan eh. Yan ang pumoprotekta. Pag yan kinabog, hindi ka makakahinga, mahihirapan ka, maninikip ang dibdib mo. Remember, this is the sternum. Nakakapa natin yan. Mapababae man o mapalalaki, may sternum. Okay? Ngayon, pagdating sa bahagi, syempre hindi ko naiangat yung katawan ko, di ba? Dito sa bahaging ito ng ating katawan, ayan, yung dito, may makakapa tayo na parang buhit-buhit siya na patas. Wala sa tiyan, ha? What? Take note. Walang buto dyan. Ang buto natin ay paganon. Nandito, oh. Pwede nyo kapain, oh. Ayan, oh. Ayan, 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 ayan. Ang tawag natin doon, ribs. Marami yung ribs. Paganon siya. Nakaikot yan hanggang likod. Yung ribs natin ang promoprotekta sa puso natin at sa ating baga. Okay? Ngayon, may mga pangyayari na naaaksidente yung ribs nila, nahahati. So, kinakailangan i-surgery yung mga ganun, lalo yung mga naaaksidente sa motor o yung terrible na mga aksidente na car crash, yung mga ganun, di ba? Kaya, ingatan natin ang ating mga buto. Remember, yan ang ribs. Okay? Kitang-kita ang ribs kapag payatot yung tao. Pero syempre kapag medyo malusog-lusog, hindi natin medyo nakakapa yun. Taba ang nakakapa, pero meron niyang ribs. Okay? Now, after focusing with our body, doon po sa pinakagitna, banda dito yun sa likod, meron tayong tinatawag na vertebra or vertebrae. Okay? Alin man doon ang pronunciation, basta tama ang spelling. Oh. Ano yun? Yun po yung pinakabuto na banda sa ilalim na dadudugtong papunta sa ating pelvic bone. Ito yan, o. Yan ang malimit na mangalay. Bakit? Pag tayo ay nakaupo at nagko-computer, yan ang bumubuhat ng almost kalahati ng ating katawan. Kaya, mapapansin niyo yung mga drivers, di ba naglalagay sila ng support sa kanilang likod? Naglalagay sila ng support sa kanilang likod? Bakit sila naglalagay at banda dito? Yung vertebrae kasi natin, kinakailangan ay maprotektan para hindi tayo mangalay. Kaya yung iba, pag nangalay, sumasakit yung likod kasi yung vertebrae nila nananakit. Okay? Bandang dulo yun, ha? Ito yung bandang ibaba. Kaya, mapapansin niyo sa mga opisina o kahit sa bahay, di ba naglalagay ng unang banda dun sa likod? Oh, ayan na, so natutuhan ko, ha? Importanteng pangalagaan ang vertebrae natin dahil hinuhold niya yung kabilang bahagi ng ating katawan. Okay? O, pababa na tayo. Pagkatapos ng bahagi ito, na, syempre hindi ko pwede ipakita yung pelvic ko, no? Ayan. Yung banda po dito sa ating katawan, yung dumudugtong na po, kung saan natin nakakapa itong puwetan natin, ayan, ito o, oh, ayan o, oh, nandiyan yung tinatawag natin na coxal bone o yung hip bone natin. Yun yung pelvis o yung pelvic bone. Yan yung matigas, parang buto sa puwet. Di ba yung puwet natin andoon? So yung nakakapa ninyo, ayan, tapos yung banda rito o, oh, yung banda dito, o yan, yung nakakapan yung buto, yung parang pababa, yung may shape na siya, yan ang coxal bone. Okay? Ingatan rin yan. Bakit? Kasi pinoprotektahan yan ang isa pa nating organ. Nandyan yung kidney. Okay? Nasa bahaging iyon, malapit-lapit sila doon. Malapit sila sa hip bone. At bukod doon, nandyan yung internal na reproductive system natin. Kaya, kapag hindi natin iningatan yung bahaging iyan, o sige, magkakasakit tayo. So,
Tandaan ha, nandiyan malapit sa bahaging iyon. Una, yung ating pong tinatawag na kidney, nasa bandang itaas niyan eh, nasa bandang likod noon. Pag sinabi naman natin na reproductive organ or reproductive system, nandun siya mismo sa bahagi ng pelvic bone. Sana naintindihan na, ayun, baba pa tayo ng kaunti. Pagkatapos ng ating coxal bone o yung hip bone natin, ayan, yung ginagalaw-galaw, usually nakikita yung pinaka-pelvic bone. Pag, mayari nakakita ko ng ano, naka-six-packs, di ba merong ganun sa ilalim, yung parang ganun sa, yung sa malapit sa pusod, yun yung bumabakat, yun yun. O, di ba? Ngayon, baba tayo ng kaunti. Doon sa ating binti, meron tayong tinatawag na femur. Uulitin ko, femur. Asan yung femur? Ito yun, no? Kung nakatayo tayo, ito po mismo yung femur. So, femur, femur, femur. Ito yan. Okay? Andito yung ating femur. Clear? Pagkatapos ng femur, yung tuhod natin, may parang bilog. Yung kneecap, ito. Yan ang patella. Okay? Ito ang patella. So, femur, patella. Dalawa yan. Okay? So, naiintindihan po ba? Yun ang concept natin. Ngayon, pababa. Pag bumaba tayo, meron pa tayong iba pang parts ng binti natin o yung buto ng binti natin, yung limbs. Meron tayong tibia. Nakikita nyo yung tibia. Yun yung isang guhit dun sa pakabilang ganon. Bandang harap. Ayan. Nakakapahan nyo yun. Hawakan nyo. Ito oh. Oh, ito. Taangat ko ah. Andito, eto, oh, ayan. Next nun, fibula, yung bandang likod, okay? Nakuha, eto yung tibia, eto yung fibula. Ngayon, pag diniscuss natin yung pang ilalim pang binti, naku, makikita niyo yung paa ko. Ayan, meron tayong tinatawag na tarsal bones, yun yung ankle, yung, di ba? Meron tayong parang bilog doon. Ayan, kadiri yung paa ko eh. O, ito, tignan nyo ha. Pag tinangat ninyo yung paa nyo, eto o, oh, yung parang bilog na yan, ayan o, oh, ayan, yan, yan, yung bilog na yan, yun ang tinatawag natin na tarsal bones. Yun yung pinaka-ankle natin. Oh, dalawa yan o, oh, eto, meron pa yun dito sa gilid. Okay? Ngayon, pag tinukoy natin ang buto sa paa, yan ang tinatawag na metatarsal. Ulitin, huwag malilito. Metatarsal. Nakuha ba? At yung mga buto sa dulo, yung toes natin, phalanges. Clear? Medyo mahirap, pero nakaka-enjoy yan. Lagi yung mga batang gustong mag-medical field. Nako, memorize ninyo and I'm sure it will help you a lot. Aba, paano may memorize? Ganito lang yan. Umpisa mo sa skull. Skull, cream yung face, facial bone. After that, scapula. Oh, pababa na yan. Okay? Pababa. At maibibigay mo yan ng tamang-tama. But wait, there's more. Hindi pa natin binibigay ang mga buto sa ating mga kamay o braso. Balik tayo. Okay? Now, look at your arm. Okay? Tingnan niyo yung arm ninyo. Ang hirap. Ang hirap pakita sa camera. Ayan, eto. Yung ating kamay mismo, may mga buto rin yan. Okay? Now, look at your self-learning module. Simulan natin sa dulong-dulo. Kung may phalanges ka sa paa, yung toes mo, phalanges din ang tawag dito. Okay? Next, kung metatarsals yung nasa paa mo, ang tawag naman natin doon sa iyong kamay na buto, metacarpal. O kaya huwag ka malilito ah. Metacarpal, metatarsal. Metacarpal, metatarsal. Ganun ang pagme-memorize. Susunod, kung merong buto doon sa iyong binti na pangdalawahan, yung parang dito at saka dito, yung buto mo meron. Yung buto sa kamay mo, ayan o, oh, kita-kita o, oh, meron din yan. Siyempre, nalalagyan o oh, napoproteksyonan siya ng muscles. Now, we have the so-called ulna. Ulna, we have radius. Ulna, radius. O diba, dali-dali. And now, we have the carpal bones. Okay? Carpal. Kaya,
naiikot natin yung wrist natin. Carpal. Hello! Ayan, oh. Oh, ikot mo nga. Nakuha! At yan ang mga bahagi ng buto ng ating katawan. Kinakailangan ma-memorize niyan mga bata. Pag tinignan natin ang bahagi ng ating katawan, ang loob niyan, puro buto. Pero importanteng pangalagaan natin ang mga butong ito dahil, tignan ninyo, nangyari sa akin, hindi ko lang sinabi, hindi ko inalagaan yung sarili ko. There are instances na may sickness na nangyayari sa mga buto at pwedeng tubuan ng kung ano-ano. Pero ang importante, we need to live and stay healthy and continue the legacy of being a good person. Okay? Now, let's move forward. Page 7. Ang haba ng discussion. Ayan. The musculoskeletal system is like a frame. Just like I had mentioned earlier, it gives your body a shape and actually gives you support. Nakakaupo ako ng ganito. Nakakapagsalita ako because my muscles, my bones are actually functioning very well. Kahit walang buto yung kabila. O, di ba? Now, it actually supports your body as you move. Some bones protect some vital parts or internal organs, just like what I mentioned. Anong nagpo-protect sa brain? Sagot mo ba ay skull? Very good. Ano ang nagpo-protect sa heart at sa lungs? Ang sagot mo ba ay ribs? Tama. Ano ang nagpo-protect sa ating organ dito po sa babang ibahagi sa ating pong internal na reproductive system? Tama, yung pelvic bone natin. O, di ba? Lahat ng mga yan ay may importanteng ibinibigay sa atin na dapat nating pangalagaan. Okay? Now, let's move forward. The bones in our head. The bone forming the head is actually the cranium and it is built like a helmet. Sabi sa inyong module, parang helmet yan. Pero gaya ng helmet, pwedeng tanggalin. Huwag nating tatanggalin yung ulo natin, ha? Importante na pangalagaan natin yan dahil nandyan yung brain. Yun yung nag-iisip at nakadugtong yan. Okay? Next, we move forward. We have the jawbones. Usapang jawbone, nakita nyo, wala akong jawbone sa kabila. The jawbone supports the teeth. Nahiya ako. Oh, sabi ha, sa module ninyo ha, ako na magiging example. The jawbone support the teeth and gums, enabling us to bite and chew our food. Look at me. Ako ha, ay pantay magsalita. Pantay ba ako magsalita? Ngiti. Ah. Hindi pantay ang aking bibig. Bakit hindi siya pantay? Because as I've shown to you earlier, ipakita ko ulit yung x-ray ko ha, mga bata. As I've shown you earlier, that is actually my jawbone. Dahil hindi buo ang aking jawbone, hindi ko ngayon sabay o hindi ko maayos na nakakagat ang aking mga kinakain, hindi ako nakakapagsalita ng maayos, but why am I doing this? Why am I keep on talking? Because I believe that I have the ability to inspire other people in spite of having this kind of situation. And remember, hindi sukatan ang kakulangan ng buto sa katawan para tumulong ka sa mas maraming tao. And let's continue our lesson. Now, let's move forward. Next, it says here, the cartilage prevents these bones from hitting each other when you move. Gaya ng binanggit ko kanina, para yung langis, kaya nakakakilos. The vertebrae protects the spinal cord. O yung buto kanina na aking ine-explain, pinoprotektahan ang spinal cord. Ang spinal cord, hindi yan bahagi ng skeletal system. Hindi rin yung bahagi ng musculoskeletal system kasi yung spinal cord ay bahagi ng nervous system. Ugat kasi yun na nakakonect sa ulo. Ay sa ulo. Sa utak. Ay sa corrected. Ulit. Connected yun. So yung spinal cord na naririnig natin, hindi yun buto ha. Yun ay bahagi kasi ng
nervous system. Okay, yung brain, yung spinal cord, ayan. At saka yung mga nerve endings o yung mga nerves, nervous system yon. Paliwanag? Kaya yung spine, napuro-protektahan naman yan ng vertebrae. Okay? Or vertebrae, sorry. Now, let's move forward. There are 7 cervical, 17 thoracic, 5 lumbar, 1 sacrum, and 1 coxal vertebra. Or vertebrae. Abe, nagmamali ako ng pronunciation. Oh. Pero ano ang importanteng konsepto dito? Dapat ba natin i-memorize kung ano yung mga numbers na yan? Hindi ninyo kailangan i-memorize yung mga numbers na yan. Kung ilang buto yan. Ang dapat ninyong tandaan lagi na konsepto ay ano ang bumubuo sa isang tao. Skull, ribs, the main parts. Okay? Yun ang tatandaan natin. The vertebrae in your backbone let you move in different ways. Kaya tayo ay nakakapagsayaw. Kasi yun yung pinakagitna. Kung gusto kong gumanyang ganyan, salamat sa vertebrae ko. Pero kung masakit na yan, hindi na ako makakaganon. Hindi ako makakayuko, hindi ako makakapin. Naliwanag ba? Nakakatulong yun to support our body. Next, the number of bones in the human skeletal system is actually a controversial topic. You know why? Kasi, alam nyo ba na mas maraming buto ang bata o ang sanggol kaysa sa adult? Ayan, o diba, nabigay ako ng trivia. Mas maraming buto ang sanggol kaysa sa adult na tao. Yan ang ibibigay ko next meeting. Okay? Wala. Pero yung buto ko dito, nabawasan na. Ayan, PWD ako. Ayan, de. Now, let's continue. The most important thing here is to have a 5 classification of bones. There are actually 5 classification of bones. We have long bones. Ano example nun? Yung kanina mahahaba, yung femur, yung mga ganon. Di mahahabang mga buto. Next, we have the short bones. Ano yun? E di yung mga nandito, yung phalanges natin. O, di ba? Pag-memorize nyo yung mga yun, hindi kayo mahihirapan na mag-detail. Kaya kinakailangan, ma-picture out nyo. Mahabang buto, maliit na buto. Okay? Long bone, short bone. Pangatlo, flat bones. Sir Mark, ano yung flat bones? Meron palang flat? Oo, merong flat. Yun yung mga nararamdaman natin na flat lang talaga siya. O, eto, yun nasa gitna natin, di ba? Flat lang. Yung mga ganun. Eto, oh, flat lang. Oo, oh, flat lang. Di ba? Ang buto ay mahalagang bahagi ng ating katawan. Pero meron tayong long bone, short bone, tapos yun nga sabi natin, flat bones, pero meron din tayong irregular bones. Bisubisayin niya sa akin. Hello, kuya. Meron din tayong irregular bones. Sir Mark, ano irregular bones? Ito yung hindi natin matukoy kung anong shape siya. As in, hindi natin matukoy. Basta alam natin, buto lang siya. Okay? Irregular bones. And lastly, the sesamoid bones. Nakalagay yan sa inyong module at i-detail ko yan big deep sa ating susunod na mga pagkikita. Ang importante ay ma-memorize ang importanteng concepts na ito. We have 5 classification of our bones. Long bone, short bone, flat bone, irregular bone, and sesamoid. Hindi sesame, sesamoid. Okay? Maliwanag ba yan mga bata? At dahil dyan, meron tayong sasagutan. Iga-guide ko kayo. Ang haba nito. Ako. Ngayon, lilipat ako sa aking whiteboard to express and explain everything. So you could answer learning task number 1, page 8. Kasi meron dyan parang table. So, iga-guide ko kayo sa pagsagot. It's just actually a backgrounder or review of the previous lessons that you have from the past grade levels. Okay? Or yung past lessons ninyo. Okay? Lipat muna ako sa aking whiteboard. Okay? Sa aking whiteboard. So, magsusulat na naman ako. Kaya, mga bata, hawakan ang inyong self-learning module at pumunta tayo sa pahina 8 or page 8 and we will answer the crossword puzzle here na kinakailangan natin mabigyan ng tamang kasagutan. And let's have first all words for across. Okay? In number 2, it says here, it filters and eliminates liquid waste and regulates water balance. What is that body part na nasa number 2?
clue, yan ay mayroong kidney na nagko-control. Ano kaya ang tamang sagot natin? It starts with letter U. If you answer urinary, you got it right. Ayan. Dahil yun ang ating sagot para sa number two. It filters and eliminates liquid waste. Okay? Next, we move on to number three. It says here, it enables gas exchange with the blood. Gas exchange. Inhale, exhale. Ano kaya ang number three na ating hinahanap na sagot? Sabi o, enables gas exchange with the blood. What is that answer? Inhale, exhale. If you answer respiratory, then you got it right. Okay, let's move on to number four. Ay, hindi pala four, five. Ayan, ang bilis lang magburano. Ayan. Number five, it enables movements and maintains posture and can store energy. Ano kaya yung pang number five? It enables movements and maintain posture and can store energy. Kunyari, magbubuhat ka. Ano kaya yan? It starts with letter M. The correct answer is muscular. The muscular system. Clear? Let's move on. Number nine. It says here, senses external environment and communicates with and activates other body parts or other parts of the body. It senses external environment and communicates with activates other body parts. Ano kaya yun? Nagbibigay daw siya ng signal. Clue, nerve. Ang sagot mo ba ay nervous? Huwag ka nang manervous. Nervous system ang ating sagot dahil yan ang nagbibigay sa atin ng signal. Halimbawa, pikit. Inutusan ako ng aking utak na pumikit na dinaan niya sa aking mga nerve, kaya pumipikit ako. Gumagalaw ako dahil inutusan din ng utak ko. Ang utak ay bahagi ng nervous system. Kaya ako na igagalaw ang aking katawan dahil binibigyan ako ng signal ng aking utak na pinapadala sa aking spinal cord pababa sa aking katawan, kaya nakikilos ko ang aking mga binti. Clear? Now we move on to number 10. Review lang to ha. It produces gametes and supports development. Yung gametes, ito yung pagpoproduce. Oh, para dumami ang organism. Ano ang sagot? If your answer is reproductive, then you got it right. Kasi yung reproductive system ang dahilan kung bakit dumadami ang tao. Kasi yun ang kanyang mismong function. Okay? We are now done with across and we now move to the next one, down. Number one. It says here, allows ingestion and breaks down food so that nutrients can be absorbed. O kung nakinig kayo kanina sa mga unang episode, sabi ko yung bolus, kapag nanguya na ang pagkain, nagiging bolus. Ano ang tawag sa system na iyon kapag nilulunok na, na-absorb na ang nutrients? It starts with letter D. If your answer is digestive, you are correct. Okay, let's move on to the next one. Number four, pababa pa rin down. It provides mechanical support, stores minerals, and produces red blood cells. Ay, tinuro ko yan kanina. Ang dugo, dito siya lang gagaling. Bone marrow, saan kaya itong number four na ito? If your answer is the skeletal system or skeletal, you are correct. Next, number six. It says here, protects the body's internal environment and stores fat.
protects the body's internal environment and stores fat. And stores fat. Ganito yun ah. Ito yung katawan natin na pag sinabi natin, pinoprotekta ng ating katawan sa environment para hindi mapasukan ng kung ano-anong dumi, siya ang unang tagasalan. Hinahawakan ko na nga eh. Palat natin. Ito ang biggest or masasabi kong pinakamahabang organ ba? Paano ganun? Kasi nababalutan tayo ng bala. Kaya naman, ang sagot natin, integumentary. Mahirap, no? O ito, integumentary. In short, balat. Pero yung balat natin, syempre, di ba meron pa rin yan bahagi ng yung sense organ pa rin yan. Pero sa integumentary, mas palalalimin natin yung concept kung ano ba yon. Okay? Bahagi yan ang ating aralin sa next session din. Next, number 7. It enables the transport of nutrients, gases, and waste to and from cells. Ano kaya ang sagot natin sa number 7? Sabi o, it enables the transport of nutrients, gases, and waste to and from cells. Bibigyan kita ng clue. May cardiac muscle dyan. Inhale, exhale. Ang sagot, may puso. Kaya, cardiovascular. Okay, take note of our answer for number 7. And last, number 8. It says here, secretes hormones into the bloodstream for regulation of cellular activities. Oh, ano kayang body parts to na may kinalaman sa hormones? Nagsisimula ito sa letrang E. Kung ang sagot mo ay endocrine, then this is the correct answer. Ayan. Ibang klase ako magsulat ng letrang E. Pasensya na ha. Ayan. Endocrine. Yan ang kasagutan natin from numbers 2 to 10 and 1 to 8 for across and down. At sana ay nailigay ninyo sa inyong self-learning module. Maliwanag? Ngayon naman, dumako tayo sa susunod na bahagi ng ating talakayan. This will be the last part. And I want you to focus on to this human skeleton. Tutukuyin natin yung mga bahagi ng katawan o bahagi ng mga buto na kanyang itinuturo dito. We have the so-called bone vocabulary, but there are some items here na kinakailangan natin i-very detail ang pagtuturo. Okay? So, I need someone to erase the board. Thank you! Ayan, magbubura muna. So, my dear learners who are currently watching, I hope that you have copied already the correct answers for page 8. And take note, that was just only a review of the previous lessons that you have for the other systems ng ating katawan. Okay? Ang susunod natin ay ang learning task number 2, wherein we will be having the human skeleton. Thank you, Sir Sherwin. Okay. Sasabayan tayo ng ating buto na nandyan sa kabila. Ayan, dito muna ako. Ayan. So, let's have the first one. Letter. Hindi ko kasi makita kung ano yung mga ano isulat. So, mag-drawing na lang ako ng buto. Okay lang ba yun? Pagpasensyan nyo yung aking drawing, ha? Ay, naku. Ayan. So, we have the very first one. At ano kaya ang tinutukoy natin na sagot dito? Yan ay, ano yung pinakaulo? Hindi ko tinutok dito sa tapat. Yan ang tinatawag natin na skull. So, write down your answer. O, sabi dito, use the word below to identify the parts of the skeleton. Write your answer on the answer sheet. So, kung meron kayong answer sheet, dun ilagay. Yung pinakatuktok, yan ang ating skull. Nakalagay dyan ang ating utak sa loob. Now, let's move on. Ibaba natin sa kanyang leeg. Pasensya na, hindi ako magaling mag-drawing. Natatawa ako sa drawing ko. Ayan. Next. Ah!
Ang susunod na bahagi natin ay, ito po. Ayan. Ano kayang bahagi ito ng ating buto? Ito siya, oh. Ayan. In other words, tinatawag natin siyang collarbone o yung clavicle. So write it down. Pwede niyong ilagay yung word na clavicle o yung collarbone. Okay? Susunod. Baba tayo ng kaunti. Makikita niyo po ito, itong mahabang part na ito. Itong limb natin dito, yung unang buto dito sa nakadikit doon sa ating clavicle, o malapit po doon, yan yung humerus. So write it down. Humerus. Okay? Next, makakakita tayo ng buto dito pababa. Dalawa yun. Isa dito at isa dito. Yung nasa pinakatop, ito, ang tinatawag natin na radius. Akala nyo, ang radius samat lang. Sa skeletal system, meron din. Next, sa likod naman na bahagi, that's the ulna. Okay? O hindi ko na ituturo dito, wala tayong phalanges kasi wala namang tinutukoy dito na may phalanges. Now, we move on. Lipat tayo sa kanyang mismong katawan. Okay? O, dito tayo sa kabila. Pangit ng kamay. Drawing ko. Pasensya na. Ayan. Dito po sa bahaging ito, ayan, anong part kaya siya o buto yun? Ang tawag natin doon ay scapula. Write it down. Scapula po yung tawag dun sa bahaging iyon. Ito o, yung dito nagdudugtong. Ayan. Next, we move down. Tinuturo niya yung buto dito sa kamay. Ito po. Hindi mismo yung daliri ah. Ang tinuturo niya, ito pala yung camera. Sorry, dito ako nakatingin sa akin. Ito, titignan na, hindi yung mismong daliri. Ito ang tinutukoy niya, kaya yan ay ang metacarpal. Hindi metatarsal sa pampaa yun. Metacarpal dahil paa. Ngayon, dumako tayo sa mismong katawan o buto. Okay. Ang pangit ng drawing. Ayan. Okay, sa susunod na bahagi, ano kaya yung tawag dito sa bahaging part na yan? Yung ito o yung nakakapa natin dito, nagpo-protect ng puso at ng baga, yan ang tinatawag natin na ribs. Okay? Bakit ribs? Marami, hindi pwedeng rib. Ribs, okay? At mukha siyang cage. Rib cage naman kapag yung kabuuan niya. Maliwanag? Pero syempre, ribs muna tayo. Now, we move on. Doon sa kanyang bandang baba, ayan yung parang buto na aking tinuturo kanina dito. Ayan. Ito naman ang tinatawag natin na vertebra. Clear? So ito, yung sabi ko kinakailangan protektan para, yan kasi yung yung dahilan kung bakit nakakikilos tayo, nakakasayaw tayo, nakakagalaw, nakakabend, because of our vertebra. Okay? Now we move on. Yung buto, dito, banda sa ating hip. Bakit ang drawing ko? Ayan, mukhang puso. Ano kaya ito tao? Ano ang tawag natin sa butong to? Okay. Sometimes, tinatawag natin yan na pelvic bone. Pero minsan, tinatawag yan na coxal. Okay? Is that clear? So, minsan, yun ang tawag natin doon, ha? Maliwanag, hindi yan pwedeng maging clavicle. Yung clavicle nasa tok-tok. Ito, pelvic bone o yung coxal bone natin. Next, baba na tayo. Magpasensyaan nyo na yung drawing ko. Hindi mo kong skeleton. Makeup po yun ah. Hindi pa yan ang paa.
Okay. Now we move on. Yung mahabang limb. Patatawa ko sa drawing ko pag nakita ko. Yung banda dito, hindi ako makatungtong eh. Yung banda sa hita natin, ito, ang tawag natin dyan, femur. Okay. Pag bumaba pa tayo, yung kneecap, patella. Double L ha, patella. Hindi patilya, patella. Yan. Next, banda ibaba, dito sa ating binti, pababa, yung pinakaharap, yan ang tibia. Hindi tibia, tibia. And then, yung banda sa likod, dito, fibula. And lastly, ang paborito, actually paborito ko yun, meta, kung metacarpal, metatarsals naman yung nasa paa. Okay? Any question? So, ito po ang kabuuan ng sagot doon po sa ating learning task letter E. Ayan. Napakahirap pero madali lang yan i-memorize. Sabi ko nga, takip-takip lang yan. Skull. Pagdating dito, clavicle. O, femur. Pag binanggit ninyo, ituro nyo rin. I-imagine ninyo na para na kayong physical therapist na binabanggit yung mga bahagi ng buto na yan. Okay? Dahil dyan, ito ang kabuuan ng ating human skeletal system. Importante alam po natin to para magabayan po kayo sa susunod na bahagi ng ating lesson sapagkat napakahaba niya. Hinahabol lang po natin kasi week on to week to yun. But rest assured that we will catch up next week regarding this lesson. But this is your task. Learners, you need to memorize these bones. Napakarami niya, pero talaga kailangan natin i-memorize para pag diniscuss ko yung bahagi ay alam natin kung paano siya nagpa-function. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ang buto ay buto na kinakailangan natin para magkaroon tayo ng frame sa ating katawan. At sana naibigan ninyo ang ating ginawa sa araw na ito. Practice and constantly memorize this one kasi pag minemorize ng minemorize, mapaperfect at mapaperfect ninyo yung skill na yun. Hindi nakukuha sa isang upuan. Kinakailangan patuloy nating paulit-ulit na binabasa at inulit na inaaral. Sa mga magulang na nanonood ngayon, naibigay ko po ang mga ibinigay ng sagot at pwede niyong balik-balikan at pwede po ninyong reviewin ang mga ito. Tandaan, ang key sa lesson na ito ay kagaya sa reproductive system. I-memorize muna ang mga bahagi at sa susunod nating pagkikita, I will dig deep into this lesson dahil na-memorize na ninyo ang konseptong ito. Ayaw natin ng information overload. Kaya ito po ang inyong online tutor na si Tutor Mark at makikita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa science. At bukas, ang ating naman magiging lesson ay para sa English. At kita-kits tayo! Paalam! Yay! Yahoo! Done! Maganda ba yung drawing ko?